Taong 1967, ang buong bansa ay nabalot ng pagkagimbal dahil sa isang karumal-dumal na krimen. Masasabing ito ang kauna-unahang kaso ng Chop-Chop Lady na naitala sa kasaysayan ng bansa. Ito ang istorya ng kaso ni Lucila Lalo, ang unang Chop-Chop Lady case sa bansa. Pero bago natin simulan, kung bago ka pala sa channel natin, pindutin mo ng subscribe button, ilike ang video ito, at i-click mo na rin ang notification bell para updated ka sa mga bagong video natin. Simulan na natin. Noong early 60s, nang lisanin ni Lucila Lalo ang Candaba, Pampanga sa edad na 28 upang makipagsapalaran sa Maynila. Nagtrabaho siya bilang waitress sa isang maliit na bar. Magaling humawak at mag-ipon ng pera si Lucila, kaya hindi nakapagtataka na makapagpundar siya ng kanyang negosyo. Naitayo niya ang restaurant at cocktail lunch na tinawag na Pagoda Soda Fountain, isang nightclub sa Rizal Avenue. Di nagtagal na itayo niya rin ang Lucila House of Beauty, isang salon na matatagpuan sa May Haligi Street, Santa Cruz, Maynila. Sa mga panahong ito ay nakilala ni Lucila ang isang polis na si Patrolman Anyano Vera. Nagsama ang dalawa kahit alam ni Lucila na may asawa na si Anyano Vera. Nagbunga ng anak na lalaki ang pagsasama ng dalawa. Masasabing umiikot ang buhay ni Lucila sa kanyang pamilya at negosyo, at masasabing may masaganang pamumuhay si Lucila bago ito mawala. May 28, 1967, sa Malabon Street, Santa Cruz, may natagpo ang putol na hita sa isang basurahan na nakalagay sa garbage bag na nakabalot sa dyaryo na may date na May 14, 1967. Ang nasabing lugar ay malapit sa cocktail lunch ni Lucila. Kinabukasan ng katawan na walang hita at ulo ay natagpuan sa bakanteng lote sa May Epifanio de los Santos Avenue, malapit sa Guadalupe Bridge sa Makati. Lahat ng mga bahagi ng katawan na natagpuan ay may maayos sa pagkakahiwa at pagkakaputol. Dahil sa mga kalagayan ng mga nakuwang bahagi ng katawan ng tao, ay hirap ang mga kapulisan tukuyin kung sino ang nasabing nagmamay-ari nito. Ganun pa man, ay nagawa pa rin matukoy kung sino o kanino ang mga bahaging natagpuan sa magkaibang lugar. Ang mga natagpuang kamay ay hinanapan ng fingerprint match, at nag-match ang fingerprint sa police clearance na pagmamay-ari ni Lucila Lalo. Dahil dito, nakumpirma na ang mga bahagi ng katawan na natagpuan ay pag-aari ni Lucila. Pero ang tanong, sino ang gumawa nito kay Lucila Lalo? Base sa autopsy sa mga katawan ni Lucila Lalo, si Lucila ay isang buong buntis. Gumawa na masusing pag-iimbestiga, nagtanong-tanong ang mga investigador sa mga kakilala at malapit na kaibigan at maging kapamilya ni Lucila. Masasabing maayos naman ang pamumuhay ni Lucila. Ang tanging nasisilip na maaaring anggulo sa pagkasawi ni Lucila ay ang buhay pag-ibig nito mula sa kinakasama nito na si Patrolman Anyano Vera, at sinasabing 19 years old na karelasyon ni Lucila na si Florante Relos, at ang dalawa pang tinuturong naging karelasyon ni Lucila. Dahil sa mga nalaman ng mga polis sa pagkakaroon ng iba't ibang karelasyon ng biktima, ay pinagtuunang pansin nila na maaaring selos ang dahilan ng kasong ito. Naging pangunahing suspect ang karelasyon nito na si Florante Relos. Hinuli ng kapulisan si Florante Relos at dumaan ito sa matinding interogasyon. Mariin itong itinanggi ang akusasyon. Sinasabi nito na hindi siya kasama ni Lucila noong mawala ito. Base sa autopsy, ang time of death ni Lucila, ito ay nasa pagitan ng May 28 ng gabi. At sinabi ni Florante Relos, yung mga araw na iyon ay kasama niya ang kanyang mga kaibigan. Ang alibay ni Florante Relos ay pinatunayan ng mga kaibigan nito na nagpatibay sa salaysay ni Relos. Dahil dito ay walang masilip na ebidensya laban kay Relos, at pinalaya ito ng kapulisan. Di naman inaalis ng kapulisan ang posibilidad na sangkot si Patrolman Anyano Vera sa pagkamatay ni Lucila. Ngunit tulad sa sitwasyon ni Relos ay wala din makitang matibay na ebidensya na nagpapatunay na sangkot si Patrolman Anyano Vera sa kaso, kahit na alam ng mga kapulisan na may matibay na motibo ito upang gawin ng krimen. Bukod kay Relos at Patrolman Anyano Vera
ay may dalawa pang person of interest sa nasabing kaso. Ito yung tinuturong dalawang karelasyon ni Lucila, ngunit wala ding ebidensya laban sa dalawa. Napakahirap sa panig ng kapulisan resolbehin ang kaso ni Lucila dahil ang suspect ay may kanya-kanyang alibi at walang makitang ebidensya laban sa kanila. Sa pag-usad ng investigasyon noong June 15, 1967, lumitaw ang isang 28-anyos na dental student na si Jose Luis Santiano. Inamin nito na siya ang pumatay kay Lucila Lalo. Inilhad ni Jose Luis Santiano ang mga pangyayari kay Sergeant Ildefonso Labaw. Sinasabi nito na hindi niya kagustuhan ang mga pangyayari. Sinasabi nito noong gabi ng May 28 ay sinubukan daw umano siyang akitin ni Lucila, bagay na iniwasan niya. Hanggang umantong sa pagkapikon at nauwi sa pagsakit nito sa biktima hanggang ito ay masawi. Noong malaman nito na wala ng buhay si Lucila, doon niya ginawa ang pag-chop-chop at pagtapon nito sa katawan ng biktima. Sinasabi ni Santiano na tinapon niya ang ulo ng biktima sa isang creek sa Scout Albano sa Quezon City. Dahil inakalang solve na ang kaso dahil sa pag-amin ni Santiano ay hindi na nagawang imbestigaan ang tinuturong pinangyarihan ng krimen. Bagay na malaking pagkakamali ng mga investigador. Dahil ilang araw matapos ang pag-amin ay binawi ito ni Santiano at sinabi na wala siyang kasalanan at pinilit lamang siya para umamin. May lumabas ding witness upang patunayan ang alibi ni Santiano at sinabing nakita niya na pinilit lamang si Santiano ni Sergeant Ildefonso Labaw upang umamin. Dahil dito ay binalikan ng investigador ang pinangyarihan ng krimen, dito ay nakita ang mga ebidensyang magdidiin kay Santiano. Ngunit di maalis ang posibilidad na maaring tinanim na lamang ang ebidensya para idiin si Santiano, bagay na pinaboran ng piskalya. Dahil sa pagkakasangkot ng ilang kapulisan sa kaso, ay nag-turn over na ang NBI para hawakan ang kaso. Dahil sa kahinahinalang pagsulpot ni Santiano, na bigla na lamang umamin sa isang kasalanan na kung iisipin, ay wala siya sa mga person of interest sa kaso. Naging kahinahinala din ng paglabas ng mga ebidensya sa sinasabing pinangyarihan ng krimen kung nagawang putulin at itapon ang bahagi ng katawan ng maayos, kahinahinala na din ito nagawang linisan ang lugar na pinangyarihan. Ito ang nagpatibay na maaring tanim lamang ang mga ebidensya na nakita. Dahil dito ay natulan ng not guilty si Santiano. May mga kilala ding tao na sinasangkot sa nasabing kaso, ngunit ito ay may impluensya, kaya hindi umusad ang kaso laban sa sinasabing tao. Masasabing cold case ang kaso ni Lucila. Marami man ang naging suspect, ngunit wala ni isang naparusahan.